Alright. So yan, Anders yan. So kapag na-reach na ni moving target yung limit switch, so yan, tumating na mamatay sa mga Kerrig, no? So ito na yung apat mga Kerrig, no? So natapos ko ngayong araw to lahat. So ito yung apat na set. Ito, ready na to bukas mga Kerrig, no? So install na natin to bukas. So wala ito yung motor niya mga Kerrig, no? Single phase, pero forward reverse to. Then magiging tapping natin dito mga Kerrig is dito sa U1B1. So ito yung forward. Channel mga Kerrig, no? For today's video mga Kerrig is gagawa tayo ng apat or four sets ng forward reverse mga Kerrig, no? So andito na yung mga materials mga Kerrig. So for four sets ng forward reverse, ito ay isang proyekto nga nakuha natin sa isang firing range mga Kerrig. So ang kinokontrol nito mga Kerrig is yung moving target mga Kerrig. So alam niyo yung moving target mga Kerrig, yung babarili nila na yung sa bundi. So yan yung gagawin natin ngayon ng controller mga Kerrig. So ito na yung mga materials natin mga Kerrig, no? So kung napapansin nyo, parang open lang siya mga Kerrig. So isang apat na set to, 1, 2, 3, 4 mga Kerrig. So malalaman nyo rin kung bakit ganito yung setup niya mga Kerrig, no? So ngayon, wawiringan muna natin to. So tara! So by the way mga Kerrig, ito nga pala yung mga 2 poles na forward reverse to mga Kerrig, no? Single phase lang to mga Kerrig na forward reverse. So ito yung 2 poles na circuit breaker for forward reverse, thermal overload at saka may isang timer. So ang ibang components mga Kerrig gaya ng push buttons at mga limit switch is nandun sa site mga Kerrig. So gumamit din ako ng terminal blocks para pag natapos ko na to at ma-install ko na sa site, so dito ko na lang sa terminal blocks na i-tap lahat. Lalagyan ko lang ng tagging. Control circuit natin sa unang unit mga Kerrig, no? So ito yung sa slot para sa stop push button, ito patungo sa stop push button, forward push button, reverse push button, ito sa limit switch, no? Limit switch to, ito yung dalawa. So try natin i-test mga Kerrig kung gagana itong ginawa ko ngayon mga Kerrig. Test natin. So testing tayo mga Kerrig. So ito na yung connection, ito temporary ito mga Kerrig, no? So kasi sa side andun yung mga push button niya. So ito nilagyan ko na ng normally close na push button, na ito forward, ito naman reverse. So ito sa ito limit switch to mga Kerrig, no? So ihilain ko yan. So iuna natin yung mag-breaker, try natin, no? So kunwari nasa gitna yung moving target mga Kerrig, tapos gusto natin paatrasin, so forward, so yan, under siya. So kapag na-reach na ni moving target yung limit switch, so ayan, automatic na mamatay sa mga Kerrig, no? So kahit anong push mo yun sa forward mga Kerrig, kapag na-reach na yung matouch na yung limit switch mga Kerrig, hindi na yan under, no? No, hindi na yan. So kunwari gusto mo man ipa-abante yung moving target mga Kerrig, so reverse natin. Okay, sorry, hindi na touch, so reverse natin. So ayan mga Kerrig, so kapag gagalaw na yung forward, so siyempre yung limit switch babalik yung mag-close mga Kerrig, no? Close natin. So mara na close na. So kapag nasa, kung gusto mo naman i-stop yun, kung kailangan i-forward, kung gusto mo i-stop siya, so stop natin. So ayan. So titira na yun ang moving target ay yung mga tao. So kung gusto naman niya i-abante pa, so press again. So hanggang sa ma-reach, kung titingnan niya yung kung alin yung natama, so automatic, pag na-reach na yung limit switch, so automatic na mamatay yung
or mag-stop yung moving target mga kirig. So kahit anong press mo yung mga kirig, kapag na-reach na yung na-touch na yung limit yung mga kirig, hindi na talaga yan under, no? So kung gusto mo naman ay pa-atras mga kakirig, so press mo na yung forward para atras yung moving target again. So yan. So siyempre yung limit switch sa reverse is ku-close na yan. So yan. So ito naman ang ginagawa ng timer mga kirig, no? Ito ang timer dito. So makikita nyo naka-forward yan at saka nag-count yan. Kung beses ito titigil mga kirig na kasi sa first forward niya is ihinto siya sa 5 meters away from the shooter mga kirig, no? So ito yung isi-set natin sa timer. So sa ang second move niya is 10 meters mga kirig, no? From the shooter mga kirig. So gagala ito sa pangalawang beses. Pero manual pa rin yung pag-push mga kirig, no? So bali yung last na movement ng forward mga kirig is yung pinaka-last na is mga 15 meters na ata yun mga kirig. So yun yung last. Yun na yung posisyon ng limit switch mga kirig, no? So sa forward lang ang may timer mga kakirig. So yan po yung timer na function niya dito mga kirig. So ito na yung apat mga kirig, no? So natapos ko ngayong araw to lahat. So ito yung apat na set. So bali ito, iba ang forma niya. So kung napapansin nyo, siya lang yung walang breaker. So kasi ito is sa kanila to na materialis mga kirig, no? So wiring na lang to. So ang breaker dito is nandun sa site mga kirig. So tinala ko na lang yung items nila para masama ko sa pag-wiring. So ito ready na to bukas mga kirig, no? So install na natin to bukas. So let's go. So mga kirig, andito na tayo sa site mga kirig, no? So ito yung wiring range mga kirig, no? So install natin yung controller ng moving target mga kirig, no? So bali apat na row. So ayun yung mga motor. So nag-prepare niyan is kabaro din nating electrician si Boss Gismar. So ayan. Sila yung nag-prepare para sa setup ng electrician. So bali yung sa akin mga kirig is controller lang talaga nito mga kirig. So dito natin niya i-install. So ayan. So na-setup na ni Boss Gismar yung mga wire dito mga kirig pati yung piping. So bali wala itong control box mga kirig kasi ganito lang yung existing nila mga kirig, no? So ganito lang yung gusto ng so Shelby yung nakasanayan ng may-ari mga kirig. So kaya ganyan yung setup natin dito. So yung mga controller dito kaya ni lalagay. So may nakaabang ng mga wire, no? Dito yung sa push button na forward reverse. So dito yan sa gilid kasi yung moving target. So doon yan. So ito yung linya ng moving target. So andito yung mga limit switch at doon sa kabila, no? So tinatrabaho pa rin ito hanggang sa ngayon mga kirig. So try ko nang ilagay yung controller dito. So ayan mga kirig, no? So ganyan na lang yung setup dito mga kirig. Na-install na yan mga kirig, no? So gagawin ko na lang yun is topping ang termination. Kaso hindi pa na ilagay yung mga wire mga kirig. Medyo matatagal na po nito mga kirig, no? Kasi akala ko ready na yung wire. Nakabang na yung mga wire mga kirig. So siguro mag-aantay ako na ilang oras para hintayin sila na malagay yung wire mga kirig, no? So anong nandito ngayon mga kirig, so yan na lang muna yung tatrabaho yung mga kirig. So ayan, apat yan, ha? So ayan. So bali ito yung motor niya mga kirig, no? Single phase pero forward reverse to. So so 1/4 horsepower, 2.7 amps, 220 volts. So single phase lang to.
Pero kaya niya itong mag forward reverse mga kirig, no? So pang machine type ito na motor mga kirig. So minsan lang, madalas lang tayo makakita ng motor na maliit, pero forward reverse. So, kasi common use natin lalo na sa mga pumps is pag single phase is hindi pwedeng ma-reverse. So itong motor na to is pwede ma-reverse mga kirig. So ayan, apat yan. So gagawin ko, unahin ko i-tap to, no, bago ko i-tap doon sa controller para safety. So tara. So makita niyo mga kirig, ito yung terminal niya dito. So ito yung set niya. So may U1, W2, U2, B1, W1, and B2. Ito is kung brown at blue is yung para sa patungo sa capacitor. So yung tapping natin, magiging tapping natin dito mga kirig is dito sa U1, B1. So ito yung forward, para mag-forward siya. So para i-reverse mga kirig is itong wire na to or supply, ililipat natin dito sa W1, no? So para mag-reverse. So ibig sabihin, tatlong wire yung itatap ko dito patungo sa magnetic contactor. So ito yung reverse, ito yung forward, ito yung reverse, no? So bali dalawang setup ito mga kirig. Pwedeng itong bar is dito para mag-reverse siya. So gaya nito sa ano niya, dito sa diagram niya mga kirig. So yan. So ngayon ang naka-setup is ito. So factory default is ito na setup mga kirig. So yun nga, ito yung forward at ito yung reverse. So yan yung gagawin natin ngayon. So ito na yung mga limit switch natin sa forward mga kirig, no. So na-set up na nila yung apat na limit switch dito sa para sa forward. So ito rin yung sa reverse mga kirig, limit switch sa reverse. So try ko i-testing to mga kirig, no. So iyan na, may kable na yan. So forward, so tatlong beses na yung titigil. Isa, so push ko naman. Pangalawa, so last is kailangan ma-touch niya yung sa limit switch niya dun sa likod. So ayan, so reverse natin. So diretso-diretso na yan pag reverse mga kirig, no. So ihinto lang yan pag aabot na dito sa kanyang limit switch dito mga kirig na nilagay natin. Oop, yan po mga kakirig. So nagabihan po tayo dito mga kirig. Sila po yung mga magta-try na gagamit nito bukas mga kirig, no, Sunday. At sa mga gustong makikita sa diagram nito mga kirig, no, so punta lang kayo sa community tab ko mga kirig. So ipopost ko dito yung mga detalye sa diagram mga kakirig nito. So please don't forget to like, share and subscribe for more video and motor control tutorials and ideas mga kakirig. Salamat.